pag-iibayuhin ng gobyernong palakasin ang lokal na ekonomiya upang mas maraming overseas Filipino workers ang hindi na kailangang magpasko na malayo sa pamilya. Ipinangako ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ilang araw mula nang bumalik mula sa Brussels matapos makapulong ang mga OFWs mula sa Belgium, France, Germany, Italy at Finland. Lalo tayo na-inspire na paigihin ang ating misyon sa mga ganitong mga international summit, talo upang pagandahin ang kalagayan ng ating bansa upang magkaroon ng mas maraming oportunidad para sa bawat manggagawang Pilipino at pagandahin ang kalagayan mismo ng ating OFW. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, mahigit 1.83 milyong OFWs ang nagtatrabaho sa iba-ibang bansa mula Abril hanggang Setyembre 2021. Mahigit 96% dito ay mga manggagawang may pormal na kontrata o visa na makapagtrabaho sa ibang bansa, habang halos 4% naman ang nagtatrabaho sa ibang bansa na walang kaukulang papeles. Noong nakaraang taon, mahigit 151 billion pesos ang naipadalang pera ng mga OFWs sa bansa. Nakatulong itong patatagin ang pangbansang ekonomiya sa kasagsagan ng pandemya. Iparating ang pasasalamat sa kanilang di matatawarang kontribusyon sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino, sa pagbabangon ng ating ekonomiya at sa pagwawagayway ng ating bandila bilang isang lahing magaling, respetado ng buong mundo. Good news naman sa nagtatrabaho sa executive branch ng gobyerno. Makatatanggap sila ng one-time service recognition incentive na hindi lalampas sa 20,000 pesos. Sa pahayag ng Office of the Press Secretary, kabilang dito ang mga regular, contractual o casual workers sa mga national government agencies, state universities at colleges, GOCCs, at uniformed services tulad ng mga sundalo, pulis, bumbero at jail officers. Maglalabas din ng one-time rice allowance para sa lahat ng kawani ng pamahalaan. Inaprubahan din ni Marcos ang rekomendasyon ng National Economic Development Authority na palawigin hanggang Disyembre 2023 ang pinababang taripa para sa ilang agricultural products tulad ng baboy, bigas, mais at iba pa. Layo nitong mapigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Katrina Domingo, ABS-CBN News.